Banda araw sa'yo, Sheila. Sino-sino ba ang nababahala sa planong pagpapadala ng Estados Unidos ng cluster bomb sa Ukraine? Magandang araw, Klein. Ilang kaalyadong bansa ng Estados Unidos ang nagpahayag ng pag-aalala sa desisyon ng Washington na suplayan ng cluster bombs ang Ukraine. Noong Biyernes, July 7, na kumpirmahin ng US na magpapadala ito ng kontrobersyal na armas sa Ukraine. Tinawag ito ni President Joe Biden na mahirap na desisyon. Tutol naman ang United Kingdom, Canada, New Zealand at Spain sa paggamit ng armas. Ipinagbabawal ang cluster bomb sa mahigit 100 bansa dahil sa peligro nito sa mga sibilyan. Nagre-release na maraming maliliit na bomba ang armas na maaaring makakitil ng tao sa isang malawak na lugar. Tatagal din dekadekada ang peligro ng unexploded bomblets matapos ang giyera. Ayon kay Biden, nakipag-usap siya sa mga kaalyado hinggil sa desisyon na bahagi ng isang military aid package na nagkakahalaga ng $800 million o 44.42 billion pesos. Dagdag pa nito, ilang panahon din niyang pinag-isipang mabuti ang desisyon, subalit kinakailangan na niya itong gawin dahil nauubusan na umano ng ammunition ang Ukrainians. Bukod sa mga kaalyado, tinulugsa rin ng human rights groups ang plano ng Amerika. Klein? Concerning na balita ito, no? Sheila, ano naman ang reaksyon ng Ukraine sa mga tumututol o nag-aalala sa plano ng Estados Unidos na pagkakaloob ng cluster bombs? Klein, ayon kay Ukraine Defense Minister Reskinov, ang mga bagong armas will significantly help Ukraine para ma-deoccupy ang mga territories at makapagsalba ng buhay ng mga Ukrainian soldiers at ng mas marami pang Ukrainian people. Ayon kay Reskinov, ang mga armas ay di gagamitin sa mga urban areas upang maiwasan ang banta sa mga civilians. Klein? Salamat, Sheila Reyes, mula sa Toronto, Canada.